Mama's Boy 91. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mama's Boy. So meron tayong another vlog dito. So may nag-comment kasi dun sa ating video regarding kay BF Tripolites. So ito yung comment niya, ilagay ko dyan sa screen. So sabi dyan, ito pala yung sender natin o commentator natin, si You Only Live Once 143. Sabi niya, sir, gawa ka naman kung paano gumawa ng private frequency para walang sumasali sa amin using PF 888S at UB5R. Inedit namin yung sa PC yung 888S channel 4, frequency lang ang binago, at binigay yung frequency kay UB5R. Okay naman kaso si 5R di makatransmit ng voice pero nakaka-receive kay 888. Maraming salamat. Okay, so yan yung una niyang tanong. Tapos syempre may konting convo kami. So ito yung reply niya. Pangalawang reply niya. Sabi niya, maraming salamat sir, gagawa ka ng video. Gagamitin sana namin sa nanay namin na bedridden. Pang-utos-utos niya at kasi pumutok yung charger niya sa kwarto. Muntik na siya masunog sa loob po. Di makahingi ng saklolo. So yun yung ating topic for today's video. So paano ba gumawa ng private frequency, pwede ba? So paglilinaw lang, di ko alam kung lalaki o babae ito eh. Paglilinaw lang, You Only Live Once 143. So hindi po tayo po pwedeng magkawa ng private frequency, yung frequency mismo ha, pero channel, private channel pwede. Means pwede tayo mag-edit ng frequency na hindi covered nito. I mean, UHF pa rin siya pero lagpas dito sa frequency niya. Kasi ito is 462 saka 463 MHz. So, pwede tayo gumawa sa 465, 467 MHz. So, same band pa rin siya. No? Ibig sabihin, hindi pa rin siya private kasi ang 2 meters saka 17 centimeters case o kahit anong frequency o radio wave. Tama ba ako? O spectrum o anuman. hindi po pwedeng i-private siya. Naka-public yan. So, ibig sabihin, pag sinabi yung public, may scan yan. No? Kaya lang, yung ma-scan mo, is plain o frequency lang, walang kasamang susi. Pero may mga mobile base na lumalabas ngayon na pag nag-scan, nai-scan rin yung susi. So pag bumalik ka kasi nito is default freak talaga siya. So marami talagang gumagamit nito, BF888S na to, ano. So ang gagawin lang natin, edit lang. So 465, 467, 466, yung mga ganyan frequency. At yan yung gagawin natin for today's video, ano, para yung iba hindi makapasok. Pero sa tulo ng video na to, You Only Live Once 143, bibigyan ko tayo ng tips kung talagang gusto mo ng private na radio or private na communication. So mamaya after nito ng program natin, so mag-edit muna tayo, mag-program muna tayo using Chirp kasi sa PC siya nag-program. So target natin, so kahit tatlong channel, 465, 467 saka 468. So ikaw na mamili dyan kung anong frequency ilalagay mo sa BF mo, tapos susi ikaw na rin bahala. Okay, so type in na tayo sa ating computer at edit natin. Okay, so ito kailangan natin yung programming cable, tapos i-set up ko lang guys. Tapos, screen record ko na lang dito para mas madaling makita. So, balikan ko kayo mamaya. Okay, so nakasaksak na yung ating radio. At nakakabit na rin yung ating PC. So, i-read na natin si Poping. So, ito. Pwedeng Alt-T para shortcut. Tapos, mamamili kayo rito ng port. Kung anong port gusto na nakalagay, harap o likod. Tapos yung ating vendor or yung ating brand name. So syempre si Bowping. Tapos yung model, ayan.
So try natin kung andito yung ating port sa COM 1. Okay, wala. So asa COM 6 siya. Ayan, pre-read. So channel 1, 2, 3 babaguhin natin. Ang i-edit natin guys is 466 saka 467 MHz. So ito yung default frequency ni Bofeng from channel 1 to channel 16. So ito yung ano, susi niya, tone squelch. Ayan. Tapos meron siyang digital. Dalawa guys yung digital natin, isang N saka isang R. Ayan. Tapos Teka, na-edit ko na pala to. So guys, edited na to, ano. And dito yung default frequency. Yung 1, 2 lang ang edit. Okay. So ngayon, mag-edit tayo ulit. 1, 2, 3. Channel 1, 2, 3. So ito ay gagawin natin. Hindi natin babaguhin guys yung itong tatlo na to. Ito, hindi natin ito babaguhin. Bali, ito lang ang babaguhin natin. Tapos itong tone. Okay. So, 4, 6, 5. Tapos, ayan. 4, 6, 6. Ayan. Tapos, 4, 6, 7 naman ito. So, di natin binago ito. Di natin binago yan. Saka ito. So, ito yung binago natin, ano? Ay, sorry. So, ito yung binago natin, yung unang tatlong numero. Tapos, meron dalawang susi. Tapos itong channel 3, hindi natin nalagay ng susi. Para kung gustong makipag-join, so pwede. No? Again, hindi ito private channel. I mean, hindi ito private frequency. Private channel to. No? So, yun. Okay, so, ito pwede natin ito lagyan ng Okay, naglo ko yung ating PC. Ayan, so, pwede natin ito nagyan. Marami ito hanggang 254. Oops. Hanggang 254 yung ating susi. Ano? So, ngayon, pwede ito lagyan natin ng 103.5 susi. Tapos ito, digital naman. Ito naman ito, digital. So, digital natin siya. Pwedeng 025. Ayan. Or 031. Teka. Para fair dun sa 100. So, 114. Ayan. So, dito. Bakit ito nakakross? Kailangan ito DCSS lang. Okay. Ayan. So, dito. Yung tone. Tone. DCS, TSQL sa DTCS. Digital. Ayan. So, ayan. So, ito yung binagawa natin. Number 1 is 465125 na may digital tone na 114. Tapos, yung number 2 natin is 466.25 na may tone squelch na 103.5. Tapos, yung 3 is walang susi na 467.325. So, alt yun natin para ma-read at yung re-read niya siya. Okay, so, ang tag natin. So, naka-unplug na yung ating VF tripulators. Tapos, ngayon, sample natin. Wala kasi akong UV5R. TWT lang muna yung gagamitin natin. So, wait lang. So, TWT natin. On natin. Power on. Okay, so, tapos, open lang natin muna yung channel 3. Tingin mo natin channel 3. 3. Yeah, channel 3. 4. 4, 6, 6 7. 7, 3, 2, 5. So ito, 4, 6, 7, 3, 2, 5. Tapos, so walang susi. And. Check, check. Check, check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check. Check, check, check. So, yan yung... channel 3. Okay, guys. So, channel 2 tayo. Lagi ko dyan sa screen yung channel 2. So, 6. Two, five. Okay. So, lalagin natin susi.
Oh, wag po na natin lagyan ng susi. Ano? Plain lang, plain. So, transmit muna tayo kay BF tapos kay TYT. Check, check. And nare-receive niya. Check, check. 1, 2, 3. So, walang susi ito. Ngayon, ito naman kay TYT. Tapos, receive natin si BF. Check, check. Ayan guys, oh. Walang susi. Ayan, nakatransmit. Check, check. Walang susi. Ayan. So, yun yung kagandahan ng may susi. Check, ayan, oh. Pero nakaka-interference pa rin siya kasi nare-receive pa rin niya eh, ano. Wala nga lang audio. Check 1 2 3. Check 1 2 3. Check 1 2 3. Check 1 2 3. So ngayon, lalagyan ngayon natin ang susi ito. So ang susi nito, kagandahan kasi dito kay SKT-WT, nakasama yung transmit sa receive. Hindi ka pares kay 5 bar na nakahiwalay yung transmit sa receive ng susi. So function encode decode ako to sa enter. Hey guys, oh, position na medyo malabo. So ito yung susi na 103.5 yung susi. Transmit ulit tayo. Check, check. 1 2 3. Check 1 2 3. Check 1 2 3. Okay, okay. BF naman. Check, ayan. Meron na, diba? Kanina wala. 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. So, yung kagandahan ng may susi, ano? Again, hindi siya private frequency. Pag sinabi kasi yung private, ikaw lang yung may frequency, ganun, no? Ang two-way radio kasi, ang mga radio band, is naka-public yan. Tama ba? Frequency is naka-public yan. Naka-publish. Tama ba? Na pag nag-scan ka, may scan mo yung frequency na yon, pero kung may susi, katulad kanina, hindi ka makakapasok. No? So, hindi siya private frequency. Private channel. Okay? Nag-edit tayo nang nagdagdag tayo. At tinanggal natin yung tatlong channel dito, pinalitan natin. So, nag-edit lang tayo ng channel. So, hindi siya private frequency. Private channel. Ngayon, doon tayo sa channel 1. 1? Ito yung digital. So, lagay ko dito yung 1. 4, 6, 2, 1, 2, 5. Oh. 4, 6, 5, 1, 2, 5. 4, 6, 5, 1, 2, 5. Function. Code. Enter. Enter. Escape. Okay. So, ito channel 1. Check. Ayan, oh. Marireceive at marireceive mo siya guys. Pero pag nag-transmit ka, check, check. Wala kang check audio. Check 1, 2, 3. Kasi may susi siyang digital. So, ngayon, lalikatin, digital to para makapasok dito. Okay? So, wait lang. Function. Bilisan lang to. Code. Shift. Up. Encode. Decode. Enter. Enter. Code. Enter. So, ang digital tone niya ay 114. Enter. Escape. So, ito yung 114 digital tone. Transmit muna tayo kay BF. Check. Check 1-2. Check, check 1-2-3. Tapos, transmit tayo kay TWT. Check, check. Meron na, diba? Check 1-2-3. So, yung guys yung kagandahan pag may susi. Pag flame lang, teka lang, masyadong maliwanag. Pag flame lang yung frequency, kahit sino po pwede. No, pero pag may susi yan, bihira yung makapasok. May mga handheld na ganito guys, mga yung branded, Yaesu, Icom, Kenwood, na pag nag-scan, kasama yung susi. No? So, walang private frequency. Ano, lilinawin ko lang, you only live once, walang private frequency, pero mayroong private channel. So, gagawa, mag-i-edit ka ng, kumbaga, yung default frequency niya, diba, ng BF AAA test is 462, 463, tapos 125, 225 na yung last 3 digits, tapos may mga susi. So, pwede ka mag-edit. Lampasan mo yung 463, pwede kang 464, 465, yung 466, 467 na ginawa natin
kanina. So sabi ko kanina sa dulo ng video na to, di ba, mayroon akong tips sa'yo kung gusto mo ng private communication. So, dalawang kanselo, o kaya pag walang cellphone yung mother mo, bumili ka ng digital o IP radio. So, lagay ko dyan yung mga example ng mga IP radios. Merong kamahalan nga lang, pero kung private to private lang, yun, maganda yun guys, yung IP radio. Ang consequence, ang cons lang niya, kailangan mo mag-load. At yung papalayas ng test ko sa'yo, mag-amateur ka, kung personal mo gagamitin, mag-amateur ka, para yung mother mo is maisama mo rin sa problema mo, no? O regarding naman sa communication. Okay, so I think, minamalat na ako. So I think, nasagot ko yung tanong mo, or yung, yung nais mo. You only live once, 1 for 3, so I hope na okay naman at nasundan mo naman. So if may mga tanong pa, so comment down below na lang dito sa ating video. And yun, so, hanggang dito na lang. Thank you for watching. This is Mama's Boy, and see you again to my next video. 7-3.